guess ang significance kasi ng pag-oath taking natin dito mismo sa City of Candon, dito sa ancestral house ng mga Cariño. Dahil alam po natin yung Gabriela Silang museum nila ito, no, na tinayo at meron pong monument ni Gabriela Silang sa labas. So, yung significance po na ipinaglaban ni Gabriela Silang ang ating soberanya, ang ating kalayaan, ang paglaban niya sa pananakop ng mga Kastila ay isang ehemplo ng isang mahusay, no, at magaling, matapang na babae na lumaban sa foreign domination and aggression. Bilang Partylist po ng kababayan, anong posisyon ninyo sa isyu ng West Philippines? Yan. Yun po, mahalaga po sa amin bilang kababaihang Partylist, ano, nag-iisang kababaihang Partylist sa Kongreso at Gabriela, ano, Gabriela po man din ang aming pangalan, Gabriela Silang, ano, ang posisyon namin sa West Philippine Sea, sa atin po yan, atin ang Pinas, China Layas, ayaw po natin na mga mukam, ayaw natin na maging mapang-abuso, ayaw natin pumasok sa mga onerous loan agreements with China, ayaw po natin na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea, ayaw po natin ng mga industrial structures and military structures na ginagawa nila. So West Philippine Sea, bawiin po natin yan sa ating buhay. Magsusulong po tayo ng mga batas na alam natin na makakatulong sa halimbawa sa mga daycare workers, yung pagkakaroon ng security of tenure nila, yung Magna Carta for daycare workers. Magsusulong din po tayo ng mga batas on solo parents, amendment to the Solo Parents Act. Tapos magsusulong din po tayo ng batas sa on women anti-rape law. Magsusulong din po tayo ng mga batas on further yung electronic violence against women and children dahil hindi po ito na inaipas ang batas. So marami pa po on women, on children na mga batas na isusulong tayo. And of course, yung anti-fascist, anti-militarist na mga